isang araw, magising ka na lang na ang iyong bahay nasa gilid na ng bangin. Iiwan mo ba ito kahit ilang dekada ka na ritong nakatira? Ang Pilipinas, daanan talaga ng mga bagyo bukod sa nasa Pacific Ring of Fire din ito, kung saan madalas ang mga lindol at mga pagsabog ng bulkan. Kaya wala talaga tayong iwas sa mga sakuna. Ang pwede lang nating gawin, paghandaan ang mga ito. Paano nga ba gagawing calamity-proof ang ating mga tahanan? Ganito ang nangyari sa Barangay San Roque, sa bayan ng Malilipot sa Albay, nung nagka-landslide matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ang bahagi ng kalsada naputol. Kaya ang halos 50 bahay na nakatindig malapit sa guho, nalagay sa peligro. Napakadelikado, lalo't ang bangin may taas na 130 to 140 feet o katumbas ng hanggang 14 na palapag. Talagang hindi na madadaanan ng mga sasakyan. Si Roger nanlumo nung nakita ang kanilang bahay. Ito po, lumang bahay namin, nakadungaw na sa bangin gawa ng landslide. Pinaghirapan namin yung mga 5 years. Nagtrabaho kami sa Manila para makapundar ng bahay. Katapos-taposan pala, mawawala din. Mabuti na lang at bago ang landslide, nakapag-alsabalutan na sila. Wala na po napag-alsa ang bahay namin. Binibigay ko na yun sa bangin. Ang plano mo mag-umpisa na lang sa una. Nagpasalamat ako sa ating Panginoon na kami ligtas din. Dito sila ngayon nanunuluyan sa evacuation center kasama ang higit 100 pang mga pamilyang naghihintay rin ng malilipatan. 67 years na ako dyan sa bahay namin. Iyak na iyak ako. Akala ko umamatay na kami. Sa awa ng Diyos, buhay pa rin. Hindi ko na nga po alam kung saan kami pupunta. Wala na po akong bahay. Wala na po akong lupa, madam. Yun nga po iniisip ko kung paano kami magsumalakay. Bago ang landslide, nakarinig daw ang mga residente ng malakas na dagundong. Akala mo parang dagundong ng kulog o kaya yung dagundong ng bulkan. Yung pala, nag-uumpisa na ng gumuho. Sanay kami sa bagyo at saka sa mga baha. Pero sa pagganitong landslide, nagulat po ma'am talaga kami kasi hindi namin po ito inaasahan. Minsan hinahaplos-haplos na lang namin yung haligi ng bahay namin, tagal namin ipinundar. Iniisip nga namin na sana darating ang araw, dito na rin kami mag-retire. Pero hindi na pala siguro mangyayari kasi nga kailangan na namin lumikas. Pero bakit nga ba umabot sa puntong gumuho na ang dating bitak ng lupa lang sa Barangay San Roque? Yung nangyari po dito, di ba nagkaroon tayo ng tatlong typhoons, Quinta, si Rolly, tsaka Ulysses. Nagkaroon tayo ng tinatawag ma'am na soil saturation. Inabsorb lahat po ng lupa yung dala nilang ulan. Yung classification kasi ma'am ng ating lupa dito ma'am ay pyroclastics po ito ma'am. Kumbaga lahar galing po sa bulkang Mayon. Isa po ito sa mga downstream section ng bulkan na kung saan lahat ng debris na manggagaling sa volcano is papunta po dito. Nung pumasok yung tatlong bagyong malalakas, na-overwhelm niya ma'am yung debris, kaya dumaan ma'am yung tubig sa gilid ating river control system. Kung imagine po natin, parang gumawa tayo ma'am ng sandcastle, tapos kinukot-kot mo ma'am yung base. Ganun ma'am yung nangyari. Hindi na rin daw ligtas na tirhan ang mga bahay 50 metro mula sa guho. Talagang for permanent relocation na po sila. Mayroon pong luti ang LGU. Siguro po, doon na lang po sila i-relocate. You must investigate your site. Consider some water-related calamities, which are flood, typhoon. You must investigate the properties of the soil. Dahil tinatayang 20 bagyo ang pumapasok sa Pilipinas kada taon, ang mga bahay ng Tribong Manobo sa Talacogon, Agusan del Sur, sadyang idinisenyo para maging handa sa bigla ang mga pagbaha. Bago ito marating, kinailangan munang sumakay ng pump boat papuntang Barangay Sabang Gibong.
Tuwing tag-ulan, umaabot ng 30 to 40 feet ang baha rito na tumatagal mula 3 hanggang 4 na buwan. Catch basin kasi ito o tagasalo ng ulan na bumabagsak sa Caraga region. Magsimula yan by December, then mag-culminate yan siya on 3rd week of January. Ganon katindi yung baha dito, no? Dito po, you are talking about 35 feet flood waters. Normal po yan. Kaya ang mga residente, inangkop ang kanilang mga istruktura at tirahan sa kanilang sitwasyon. Ang kanilang barangay hall, tinaasan ng hanggang 42 feet o katumbas ng 3 palapag para hindi abutin ng tubig. Sa dati, mayroon kaming barangay office pero floating house. 3 years, magpapalit sa floater, 12,000. Mas sigurado po ako ng elevated kasi maliit lang ang gastos. Ganun namin nag-repair, magkagastos lang kami ng mga 5,000. Yun nga lang, sadya raw nakakapagod ditong mag-akyat manaog. Exercise po namin ito, mag-akyat ng barangay office. Kumplito namin ang dadalhin namin sa taas. Para dili may maglisod, magbalik-balik. Para dili may kapuyan, kay hanga, kaayon. Ang mga bahayan naman, nilagyan ng floater na gawa sa kawayan para madaling lumutang sakaling tumaas ang tubig. Wala pong cases nga nalunod. Ang mga bata dito, 3 taon lang, sanay na sila maglamoy. Kalahating oras naman mula sa barangay Sabang Gibong, mararating ang isa pang floating barrio na binansagang Venice of the Philippines, ang barangay La Flora. Venice of the Philippines dahil kung nakikita nyo, ang mga bahay dito halos pare-pareho ang taas. Ilibit namin sa tubig para pag dumating yung baha o wet season, hindi na kami magproproblema ng pang-floater. Dito ang mga bahay, may 2 o higit pang palapag gaya ng bahay ni na Lorna. Kung naapay typhoon, mubaha, dugay kaayo muhubas, nakahuna-huna ang mga community nga ni nga patas ang tungod. Bawat bahay din sa lugar, may kanya-kanyang mga bangka. They began taking into account the risk of having to live for life on the water. It is so much of a cultural thing. People have been living there, say, for 2 centuries already. They've been so much resilient and adaptive of it. The government is doing its part, likewise, at times aggressive, na magbigay po lahat kung anong kinakailangan. Ang sakuna o trahedya, walang pinipiling oras o lugar, kaya dapat tayo, kasama na ang ating mga tahanan, laging handa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.